Ayan, di ba? Oh. Okay. Game. Ito. Next topic tayo. So, kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking Munting Channel. So, mga kababayan, itong mga nakaraang linggo nga po ay nagiging challenge kay Sara Duterte kung gaano ba ka-healthy yung kanyang mental health. Di kasi, hindi normal yon. Totoo yon. Yung ginagawa ni Sara Duterte ngayon, hindi po normal yon. Ay, maraming salamat ha, kay Arlene Padronilo po. Kay Midnight Pink, maraming salamat. Okay. Hindi po normal yon yung mga pinagsasabi ni Sara Duterte. So, syempre, tayo po bilang simpleng mamamayan lang, is nagtatanong tayo ngayon na ano ba talaga yung status ng mental health ni Sara? Tanong lang naman natin yon. Yun nga lang, dito no, may isang interview dito si Shelo Magno. Ito ha. In-interview po ni Shelo Magno ang isang psychologist at sinabi niya nga po dito na merong senyales si Sara Duterte na merong psychological disorder or mental health issues. Sorry. Huwag tayo magkamali. Mental health issues. Ito, pinos ito ni Shelo Magno. Sabi niya dito, chikahan kasama si Doktora Silva Claudio, isang psychologist at professor emeritus sa University of the Philippines tungkol sa mental health ni Sara Duterte. Uy, si Shelo Magno, ha? Galing, ha? Galing Shelo Magno. Hindi lang tayo, parang hindi lang ako minsan pumapabor sa mga sinasabi ni Shelo Magno. Pero maganda yung mga topic niya. May natututunan po ako. So yan, so ngayon, sino ba itong si Silvia Claudio? Di ba? Isa siyang psychologist ng UP. So yan eh, si Silvia Estrada Claudio. So ibig sabihin nito, kasi kung tayo magsasabi na mayroong saltik si Sara Duterte, well, nangaasar lang tayo niyan. Pero kapag psychologist po ang nagbanggit na merong sinyales si Sara Duterte ng isang mental health disorder, so iba 'yon, ibang issue 'yon. Kasi ito pinag-aralan niya 'to. Profession niya 'to. 'Di ba? Yan, tanong na sa inyo, psychotest. Nasaan ang psychotest? Oy, Sara. Nasaan? Psychotest na una. Akala ko ba magpapa-psychotest ka? Kapag si Mix Nogales ay nagpa-drug test. Ayan na, nagpa-drug test na. Ba't ikaw hindi ka pa nagpa-psychotest? Dilawan yan, pero okay naman. Di ba? At least, di ba, si Shelo Magno, dilawan yan. Pero pa nag-criticize yan, base sa paniniwala niya, base sa pulisiya, hindi base sa pambabash. So ito yung interview. Okay, sana wag tayong i-copyright ni Shelo Magno dito. Okay, sige. Dito. Sabi ni Eileen, is there a treatment for such yung kay Sara, lalo na sa mga sociopaths? Okay, so hindi ko alam kung may treatment for Sara kasi I haven't made a diagnosis. Pero yeah, for sociopaths and psychopaths and narcissists na personality disorders. Ang personality disorders kasi persistent patterns of behavior that that are not very helpful to the person themselves across time and across a range of settings. No? Kaya sa akin, the personality disorders are the most difficult disorders to treat. Mm-hmm. Which is why, again, going back to those psychologists that called against Trump kasi dangerous talaga yung belief nila na he has narcissistic personality disorder, some say yes, psychopathic traits. Kasi for these types of people also, actually, their self-esteem is so low na kahit konting kibot lang, yun, talagang laban. Kasi So sa tingin nyo ba, may ganun bang ugali si Sara Duterte na mababa yung self-esteem, na konting kurutin mo lang, nagre-react ka agad? Actually, meron, di ba? Nakikita natin yon. Nung tinatanong lang siya doon sa budget hearing niya, nagre-react ka agad siya. Diba yung konting kantiin mo lang, nagre-react na? So, anong ginawa niya doon sa sheriff? Ito, matagal na to, 2010 pa to. So, anong 2010 or 2012, no? Anong ginawa ni Sara Duterte doon sa sheriff? Sinapak. Kasi tinamaan po yung ego niya. Ginagawa lang naman ng sheriff yung trabaho niya kasi utos yun ng judicial. Di ba? Ayan ha, ayan ang isang sinabi po ni doktora, ano pangalan ni doktora ulit? Doktora Clavio.
Love you ba? Natan. Doktor, nakalimutan ko kagad. Oh, Claudio. Claudio. Okay. Oh, ayan ang sinabi ni Doktora Claudio. Doktora Claudio. Konting kibot lang, nagre-react ka agad. So kayo na po humusga. 'Di ba? Kayo na po humusga kung meron bang ganung klaseng sinyalis si Sarah. Sabi ng psychologist 'yan, ha. Hindi ako may sabi niyan. Can you imagine sa pakinya si PBBM? Oo nga, daming frustration ni Sarah sa buhay. Totoo, di ba? O, ayun, kaya na, si Ma'am Trixie. Kahit ordinaryong tao lang, alam natin kung ano ang abnormal sa hindi. O, sige, continue. Ang laban. Kasi kailangan i-shield ng matindi. Last part, siguro, nung... Kailangan i-shield. So, ibig sabihin, defensive. Konting kurot lang, defensive ka agad. Okay. Some things I noticed, pero depende rin sa tanong at sa tanong mo rin. Tanong ng nakikinig tsaka sa tanong mo rin. Dalawa pala. They can say things to get the effect. That's why they're very good liars, or they lie without even thinking about it. Because if they want a certain effect, but they're talking to people face to face, or they're building a facade, they will say anything. Mm-hmm. Hindi, so nagsisinungaling nang hindi nag-iisip. Okay. Totoo, basta it suits their point or it makes them more maganda or pogi, it draws attention to them, they'll say things. No? Kaya marami dun sa reactive points ni Sarah ay... Si Sarah yung binabanggit niya. Si Sarah sinasabi niya. Ulitin nga natin. Si Sarah, ha? Okay, sige. Okay. Mm-hmm. Hindi totoo, basta it suits their point or... Okay, so kayo ba, nakita nyo ba na merong ganun si Sarah Duterte? Na magsisinungaling siya para lang mag-feeling maganda siya. Sa tingin niyo ba meron? Makes them more maganda or pogi, it draws attention to them, they'll say things. No? Kaya marami dun sa reactive points ni Sarah. Brenda. Bakit Brenda? Hindi ko talaga... Sorry, tanga-tanga ako dyan. Ha? Nakikita ko lagi yan, si Sarah Brenda. Pero bakit Brenda? Anong meron sa Brenda? Hindi, papaki-comment nga dyan para makita kung... Parang hindi ko talaga makuha yung connection eh. Bakit Brenda? Brenda. Ah, brain damage! Ayun pala yun! Brain damage! Tawa ako dun, ayun pala yun! Ay, nag-iisip ako yun, bakit Brenda? Yung pala brain damage pala. Sige. Gusto lang niyang sabihin, no? Mm-hmm. To the point nga na yung... Hello po, Yvonne Ember, marami salamat. Kawawang Amy Marcos. Ayan. Actually, kung ako, parang kawawa naman si, hindi naman rin naman kawawa si Amy kasi powerful din siya. Pero kung ako, isipin mo lang kung ginawa sa iyo yun ng BFF mo, no? Yeah. Yung ganong klaseng laglagan na medyo si Amy has been, I think, receiving a lot of, I would imagine, no, sa press. I'm not even imagining. Parang maraming nagsasabing, loyal ka kay Sarah, bakit? Di ba? Maraming BBM na galit sa kanya dahil loyal siya kay Sarah. Tapos, alam naman natin na siya yung tumulong dun sa unit team na magka-unit team at nagkampanyahan naman sila for each other. Ang hirap naman ng ginawa ni Sarah na bigla na lang niyang nilaglag. Ganun, no? At that is another pattern of these kinds of commercial, di ko naputol. sorry. May commercial, di ko naputol. Sige. Di ko naputol yung commercial, sorry. These kinds of personality disorders where transactional. Yun. Transactional daw. Okay, so isa daw po sa mga sinyales ng mental disorder ay transactional. So ano ba yung transactional? Siya na mag-explain. Loyalty is never really real friendship, real loyalty. Parang yung reaction niya kay Risa Ontiveros. Diba, nung kine-question yung confidential funds niya, na yung paggamit niya ng budget yata sa DepEd na hindi tama. Diba, na sa tingin ko, pwede kang bumilib kay Risa, pwedeng you don't agree with her. Actually, those of us who look at the statistics agree with her, who look at the budget item agree with her. Pero even if you don't disagree with Risa, no, you would think, okay, I'll either show data na mali siya, pero yung sagutin, ang sagot niya kasi bakit niya ako ginaganyan? Itong humingi siya ng tulong sa akin nung nasa Davao ako. Mm-hmm. Transactional eh. Ayun, sa ganun pala yung transactional.
Transactional, may transaction, okay. Yun pala ibig sabihin ng transactional. So, iba yung usapan pero sinusumbat yung ginawa mo nung nakaraan. O, di ba? Yung parang kay Amy Marcos, di ba? Yung sagot ni Sara Duterte. Eh, ba't mo ako ginaganyan? Eh, tinulungan ko nga kayo. Ah, so, ano pala yun? Di ba, alam niya may ganong klaseng tao, di ba? Ba't mo ako ginaganyan? Eh, tinulungan nga kita. O, di ba? Eh, ba't ka ginaganyan? Eh, ako nga yung tumulong sa'yo. O, parang ganun yung ginawa ni Sara Duterte. Nung kay Lisa Ontiveros naman, uy, may problema ka dito sa ano, sa libro mo, ang isang kaibigan. So yung sagot ni Sara Duterte, uy, ba? Gago talaga banat boy. Uy, sabi ni Sara Duterte, uy, eh ba't mo ako tinatanong, eh pumunta ka ng Davao City, humingi ka ng tulong ko. Transactional pala tawag doon. O parang yung tumitira ng kambing, di ba? Sabi ni Banat Boy yan. Transactional. Sumbat. Okay, sumbat. Oh, sumbat. Transactional. Okay. Ayun pala. So, sabi ni, pangalan nito, ni Doktora Claudio, yung ganong klaseng tao daw is, may sinyalis daw po ng mental disorder. Nanunumbat pala. O imbis na pinag-uusapan yung isang bagay na dapat pag-usapan, ang sagot sa'yo panunumbat. Okay. Di ba sabi sa inyo, may ano tayo dito eh. May matututunan tayo dito eh. Oh. Hindi principled yung approach, no? So, habang useful ka dun sa tao. So, dapat pala, kapag principle yung tanong, dapat principle din yung approach. Pero pag principle yung approach sa'yo, tapos, transactional yung sagot, so, meron palang itong mental disorder. Okay. At least, may natutunan tayo, ha? May natutunan tayo. Okay lang naman magsumbatan pag sinumbatan ka nung una. Kapag nagsumbatan kayo, pero pag yung transactional, pero pag principle pala yung usapan ninyo, biglang naging transactional, so may mental health issues pala yun. Okay. Sign of having a mental problem. Ha? Diba? O, yun nga, diba? Okay lang. Pag hindi ka na useful, ilalaglag ka at any time. Walang loyalty ang ganyang klaseng tao. Mm-hmm. And then, to build a narrative, and her narrative was, I'm so angry at the Marcoses. She would say something as irresponsible as, I would take him out of his grave and cut off his head. Mm-hmm. Right? So, may ganung aspects na medyo hindi siya normal. Kasi, hindi. Napaka, tatawag nito? Napaka-polarized naman ang sinabi ni ma'am. Medyo hindi siya normal. Medyo hindi siya normal. Well, para sa akin, hindi talaga siya normal. Well, she's trying to be polite, syempre naman. Vice President yan eh, di ba? Na medyo hindi siya normal kasi hindi tayo naglalaglag ng ganun lang. Hindi naman transactional ang tingin natin palagi. Certainly to whether it's our friendships or other people. Yung parang, wala kang karapatan na i-criticize ang value ko kasi humingi ka ng tulong sa akin. Walang relasyon yun eh. Yun. Oh, so meron ganun si Sara. O, di ba? Sabi sa inyo, di ba? Interesting, di ba? Actually, mahaba yan. Isang oras mahigit yung usapan nila dyan. Kung gusto nyo panoorin nyo yung video ni Shelo Magno. Meron siyang YouTube channel eh. Sa kanya ko napanood yun eh. So, ngayon, I'll say inyo eh. So, ngayon, ito yung malupit ngayon dito. Ngayon, ito ngayon ang hinahanap ngayon natin. Ito, nabalita pa to October 22, ha? October 22, 2024. VP Sara open to televised neuropsych exam. 'Di ba? O so ngayon nasaan na to? Oy, Sara. Ilang araw na? 1 week na to. Nasaan na? Nasaan na yung ano, yung televised psycho exam mo? Sabi ko sa inyo eh, ayaw niya eh. O kasi mga kababayan, meron siyang dare. Sabi ni Sara, Vice President Sara Duterte on Tuesday said she is willing to undergo a neuropsychiatric exam as soon as possible which can be aired in public. Wala akong problema doon. Game tayo. Di ba? Duterte said that she will do the exam and drug test but dared all aspirants seeking a seat at the House of Representatives to do also the latter. Okay. So sabi niya,
pa dito. Sabi siya dito, she also challenged those running as representative of Davao City First District, specifically her brother Paolo Duterte and Margarita Nograles, to do the same. O, yan. Ngayon, ang sabi ni Sara Duterte, magpapasycho-test ako kung yung mga ibang mga congressman ay magpapadrug test. Lalong-lalo na si Pulong at saka si Mix Nograles. O, nagpapasycho-test na nga si Mix Nograles at saka si ano, si Pulong. O, nasan yung, ano, nasan yung psycho-test mo? Di ba nagpa-drug test na sila? So, nasan yung ano mo? Nasan yung psycho test mo? Wala. Takot. Takot, di ba? Oh. Eh, yun nga lang. Ba't nga tayo maniniwala? Eh, may saltik nga. Tayo naman, eh. Binola na nga tayo. Maniniwala pa tayong gagawin. Oh, di ba? Patay maniniwala na gagawin niya yan. Eh, may saltik nga, sabi ni doktora. Apparently. So parang ano sila, no? Parang pamilya sila na sinto-sinto. Ano ba yan? Ano ba yan? Namamana ba yan? Ewan ko lang kasi si Digon talagang meron talagang ano. May sakit talaga ng narcissistic personality disorder. May pakasykopat talaga si Digon. So si Sara mukhang may saltik. So ewan ko lang kung mana-mana ba yan? Diba? So, yun. By the way, ewan ko lang kung gagawin ni Sara yung psycho test na yan, no? Pero sa parang hindi na eh, diba? Okay. So, yun mga kababayan, no? So, maraming salamat po sa inyong lahat, no? So, dyan po sa 1,500 po natin na natitira ngayon. So, sa hindi pa po nakakapag-like, palagtan lang po ng video po na to, dyan po sa team replay. Ano nga po masabi nyo nga po dito sa assessment ni Dr. Claudio dito nga po kay Sara Duterte. Kayo ba naniniwala ba kayo? 'Di ba? Naniniwala ba kayo dito sa sinabi ni doktora? Kasi yung point ng mga kababayan, pag ako nagsabi, kayo nagsabi, medyo pang-asar lang 'yan. Pero pag isa pong psychologist ang nagsabi, so mas credible po 'yan. Especially na ano nila 'yan? Profession nila 'yan. O hereditary 'yan, 'di ba? O 'di ba? Mukhang hereditary nga eh. So yun mga ka-streetwise, so maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo sa team replay tsaka tingnan natin bukas, pero dapat talaga bukas makapag-live stream po tayo bukas.